Last February ho, isinugod ako sa ospital. Dinala ako ng misis ko dahil nanikip ang dibdib ko. Nung nasa ospital ako, hindi ko na makayanan ang katawan ko. Pinunan ako ng dugo rito. Tinignan nila na mataas ang creatinine ko, 1,200. Ang sabi, idadialysis ako. Nung una ayoko kasi habang buhay. Wala naman, hindi ang katawan ko. Kaya napilitan ako. Yun, doon ako nilagyan nila ng IG rito para ma-dialysis. Nung na-dialysis ako, doon nag-ibang pakiramdam ko yung manhid ng katawan ko, unti-unti nawala. Tapos sumunod na dialysis ko, tumawag yung pamangking ko sa Canada, sinabi, hanapin daw yung Theobroma. Nagkataon yung isang dialysis patient na kasabay ko, may dalang Theobroma, kabibili lang daw niya sa kumari niya, 2 bote. Ipinakita pa sa amin yung brochure. Nakita namin si Aiko Melendez, kaya inalok sa amin ng 1 bote. Yun, nakita ng anak ko, bumili siya ng box tsaka 2 bote pang Theobroma bottle. Yun, doon nagtuloy-tuloy yung inom ko. Hanggang sa nagulat na lang ako, ang sabi sa bakor, 3 oras na lang daw ang dialysis ko. Dati 4 oras. Sumunod, linis na lang ng dugo. Pagkatapos noon, nagulat na lang ako, bumaba na yung creatinine ko, umabot sa 100 hanggang sa 101. Nakita ng doktor ko doon sa dialysis na pwede daw tanggalin na yung ano ko, yung IG. Yan sabi, pumunta raw ako sa doktor namin, ipakita raw yung laboratory tsaka yung referral niya na tatanggalin. Pagpunta namin sa MCI, sabi ng doktor, kailangan daw i-laboratory sa baba para nakakasiguro. Doon, kinabukasan, pagbalik namin, tinanggal na yon. Pero tuloy-tuloy ang inom ko ng Theobroma. Kahit ako dinadialysis. Yun, nag-iiba pakiramdam ko. Nung natanggal yun, doon ako nagtaka. Hanggang sa ngayon, hindi ako makapaniwalang gawa ng Theobroma, gumaling ako. Malaking pasasalamat ko sa taas at saka sa Theobroma. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang inom ko. Maraming nagulat sa amin, pati yung mga tiyahin ko sa state, yung sa Canada ko. Kaya ngayon, nakakapag-motor na ako, nag-e-bike ako. Naging mabilis naman ang pagbaba ng creatinine level ni Sir Amante Medina, dahilan para irekomenda sa kanya na ihinto na ang kanyang dialysis at tanggalin na ang AV or arterial venous fistula na nakakabit mismo sa vein ng kanyang leeg. Ang Theobroma cacao kasi has a high source of flavonols. Ito yung substance na tumutulong para kumpunihin ang mga nasisira or sirang excretory system sa ating katawan. At kapag naibalik muli sa normal ang function ng kidney, automatically ang blood chemistry result, specifically ang creatinine level, ay nagiging normal muli. Kasama dito ang pagbalanse ng potassium, sodium at electrolytes, na isa din sa dahilan kung bakit unti-unting napanumbalik ang liksi at kalakasan ng katawan ni Sir Amante Medina. Problema sa kidney? Dinadialysis?
pwede pong matigil po ang pagda-dialysis because of the mechanism of action of the theobromine. Ano yung mechanism of action? It will actually inhibit phosphodiesterase. What is that? Inhibit phosphodiesterase. Pag in-inhibit po ang phosphodiesterase, it will encourage the blood vessel to relax. Pag nag-relax po ang smooth muscle ng blood vessel, yung pong daloy ng dugo, mas maganda. Better blood flow. Nakuha nyo? Right? And of course, yung sinasabi ko sa inyo na it blocks adenosine receptor. Pag blinak po niya, yung adenosine receptor, theobromine po ang uupo doon. Then, ibig sabihin, it has more antioxidant capacity. At yun din, it will give energy to the patient. Maganda yung mood niya because, why? It is a adenosine receptor antagonist. Kaya sa mga taong mga nanonood na katulad kong may karamdaman ng ganito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Subukan nyo ang Theobroma. Sigurado kayo kasi ako nagpapatunay. Masalamat po ako sa Panginoong Jesucristo. Ipinagkaloob niya sa akin yung hiniling ko. Itinuro niya kung anong mabisang gamot para sa akin. Kaya ito ako ngayon, malakas. Marami pong salamat.